Noon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ay kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Umagang umaga ng araw ng Linggo, matapos na muling mabuhay si Jesus, siya'y unang napakita kay Maria Magdalena. Pitong demonyo ang pinalayas ni Jesus sa babaeng ito. Pumunta siya sa mga alagad ni Jesus na nooy nahahapis at umiiyak at ibinalita ang kanyang nakita. Ngunit hindi sila naniwala sa sinabi ni Maria na buhay si Jesus at napakita sa kanya. Siya'y napakita rin sa dalawang alagad na naglalakad patungo sa bukid. Ngunit iba ang kanyang kaniwan. Bumalik sa Jerusalem ang dalawa at ibinalita sa kanilang kasamahan ang nangyari. Ngunit sila may hindi pinaniwalaan. Pagkatapos napakita siya sa 11, samantalang kumakain ang mga ito. Pinagwikaan niya sila dahil sa hindi nila pananalig sa kanya at sa katigasan ng ulo, sapagkat hindi sila naniwala sa mga nakakita sa kanya pagkatapos na siya muling mabuhay. At sinabi ni Jesus sa kanila, "Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Pass the message. Minsan, nagbigay po ako ng Lenten recollection sa mga estudyante. At isa sa mga activities namin ay ang tinatawag na Pass the Message. Ano po itong activity na Pass the Message? Sa isang grupo, merong 5 miyembro at isang leader na nakahanay. Nasa unahan yung leader at nasa likod naman yung kanyang mga miyembro. Ipapakita sa ka-leader yung isang word na nakasulat sa isang papel at pagkatapos ay ipapasa nila sa kasunod sa pamamagitan ng body language. Kapag naipasa na ng leader yung mensahe sa kanyang kasunod, ipapasa naman nung isa sa kanyang kasama hanggang umabot po sa 5 miyembro. Ngayon, meron pong isang grupo ang nahirapan sa ganitong activity. Ipinakita ko sa leader yung salitang Bible. At pagkabasa nito, pinasa niya yung mensahe sa kanyang kasunod. Subalit, hindi naman maunawaan nung kasunod at siya'y nalilito at nagdududa sa mga body language na ginagawa ng kanyang leader. Sabi ko dun sa kanya, bakit hindi mo makuha yung mensahe ng leader mo? Sabi sa akin, kasi Father, nalilito po ako. Nagdududa ako kung totoo ba yung gusto niyang iparating sa pamamagitan ng kanyang body language. Dahil sila na lang yung natitirang grupo na hindi pa tapos, yung ginawa ko ay ipinakita ko sa kanya yung papel na may nakasulat na Bible. At pagkabasa nito, dito siya naniwala at naunawaan niya yung gustong iparating sa kanya ng leader na ipapasa sa ibang miyembro. Mga kapatid, anong pinupuntos ko dito? Malimit, hindi tayo makapaniwala sa gustong iparating sa ating mensahe dahil nalilito tayo o di kaya naman nagdududa tayo sa mga taong nagbibigay ng mensahe. At ito rin po yung nangyari doon sa mga alagad ni Jesus. Nung nagpakita si Jesus kay Maria Magdalena at sinabi niya ito sa mga alagad, hindi siya pinaniwalaan. Nung nagpakita naman si Jesus sa dalawang alagad at sinabi nila ito sa kapwa alagad, hindi rin sila pinaniwalaan. Naniwala lamang sila nung si Jesus na mismo yung nagpakita sa kanila. Mga kapatid, kapag nagdududa tayo sa Diyos, alalahanin natin yung sinabi niya. Blessed are those who do not see and yet believe. Ibig sabihin, hindi lamang sapat ang paniniwala at pagtitiwala. Dapat may pagsunod. Dahil, kalimitan, ito po yung nagiging pagkukulang natin. Napakadaling sa magsabi ng praise the Lord, hallelujah,
lalo na kung puro pagpapala na tatanggap mo mula sa Kanya. Subalit napakahirap purihin ang Diyos, napakahirap sundin ang Kanyang kalooban kung panay kahirapan ang ating nararanasan. Napakadaling pagdudahan ang Kanyang pagmamahal kapag hindi nangyayari sa ating sariling kagustuhan. Sana, ngayong pinagdiriwang natin ang muling pagkabuhay ni Jesus, maniwala tayo sa Diyos, sapagkat naniniwala Siya sa atin. Magtiwala tayo sa Kanya, sapagkat Siya ay nagtitiwala sa atin. Believe in a God who believes in you. Sabi nga nung teacher ko, no, ako po ay nag-aaral pa ng high school, sabi niya, when you are in doubt, go to the library. Totoo naman. Sabalit, sabi ko naman doon sa kanya, ma'am, when you are in doubt, go to Jesus. Tama din naman. Kapag nagdududa ka sa buhay mo, lumapit ka kay Kristo. At kung nagdududa ka kay Kristo, mas maniwala ka sa Kanya dahil wala ka ng ibang paniniwalaan kundi Siya lamang at wala ng iba. Nung nakita ng mga alagad na si Jesus ay muling nabuhay, anong sabi ni Jesus sa mga alagad? Pumunta kayo sa buong daigdig, ipahayag ang ebanghelyo sa buong sangkinapal. Mga kapatid, kapag nakita at naramdaman na natin sa ating buhay ang presensya ng Diyos, huwag tayong mahiya na ipahayag Siya sa iba. At nawa, kapag naramdaman na natin ang presensya ng Diyos sa ating buhay, sasabihin sa inyo ni Jesus, pass the message. Amen.